Thank you very much, Mr. President. Madam Secretary, pakiulit nga po ulit kung kailan nyo inisyo itong WLO? Tatlo po yung inisyo ko, August, September, and October. Yung pinakahuli po ay October 27. Meron ho bang humiling para ma-issue nyo ang WLO na to? Wala po. I did it motu proprio, so wala. Pursuant to the provisions of Circular number 41. So wala pong umorder from Malacanang para ilabas nyo itong WLO na ito? Ah, wala po. Ayon po sa inyo, ang nagbigay sa inyo ng kapangyarihan ay ang Circular number 41 na pinirmahan ni Secretary Agra. Tama po ba? Yes, Your Honor. Okay. So ang circular ay gawa din ng DOJ. Yes, Your Honor. Napirmado o inisyo ni former Secretary Agra. Hindi ito batas. Circular po. Which circular. Has the force and so effect malinaw, of law. Hindi po ito batas. Hindi po batas, but it's an administrative issuance which has the force and effect of law. Okay, I just want to put it on record, Madam. Kailan niyo po ulit natanggap ang TRO ng Korte Suprema? Noong umaga po ng November 16, specifically at 8:25 in the morning. So kung nakatanggap kayo ng kopya ng TRO noong araw na yon, papayagan niyo po ba siyang umalis? Si Ginoo ang dating Pangulo. Hindi pa po, dahil nga po conditional yung TRO. Ayon po sa ilang report natin, nagpadala po ang Korte Suprema ng kopya sa inyo nung araw na yon. Pero di po ito tinanggap ng inyong opisina. Tama po ba? Wala na po kasing tatanggap. Wala na po tatanggap? Opo. Anong oras po dumating sa opisina ninyo? Based po dun sa records namin at sa affidavit nung security guard na nandun pa ho, kasi wala na po yung mga staff ko, is about 6 something in the evening, 6:20, 6:25. So wala na po kayo doon sa Korte Suprema? Hindi po sa... Doon sa inyo sa DOJ office, Wala po ako because sa after lunch nga po, nasa palasyo po ako, hindi nasa na po palasyo ako na kayo. Bumalik. And kung natatandaan ko po, from the palace, I came here at the Senate dahil may budget hearing po kami noon. Nasa palasyo po kayo. Sino po ang kasama niyo sa palasyo during that time? Pumunta po ako sa opisina ni Pangulo dahil nga po ay inaabangan namin yung magiging developments nung session ng Supreme Court nung umaga, dahil balita naman po na iti-take up yung mga petitions nung araw na yon, November 15. Kaya nga po nung nag-press con si Maydas Marquez, spokesperson Maydas Marquez, ay nasa palasyo po ako. And aside from that, meron pa po kaming mga ibang mga pinag-usapan. Okay. Sa palagay niyo pa, kung nakaalis po si ang ating dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, sa tingin niyo po ba siya ibabalik o hindi na? Yung paniniwala ko po, base sa aking masusing evaluation ng mga circumstances at saka sa mga impormasyon na nakakala po namin at inanalyze ko po, mukhang... So sa tingin niyo talagang hindi na siya babalik? Hindi naman po ako 100% na magiging sigurado dyan because hindi ko naman po talaga tunay na mababasa. So hindi niyo po kinonsider na talaga siya ay may sakit? Ako po ay walang kinikilingan. I just want to know kung ano po talaga yung katotohanan. Kinonsider ko po yon. Okay. Pero ang crucial po doon is yung kalagayan niya gaano ho ba kalala. Kasi kung malala talaga, kung nakumbinsi po ako, sa totoo lang po, kung nakumbinsi ako na talagang kailangan niya ng emergency treatment abroad at hindi matutugunan dito sa atin, na talagang life-threatening, siguro po, pinayagan ko po. Hindi po siguro ako nagdalawang isip. So sa tingin niyo, hindi siya life-threatening?
Hindi po. In-explain po sa akin yon ni Secretary Ona. Pag naging appointee ba ni PGMA, malaki bang posibilidad na kumiling ito pabor sa kanya? Depende ho sa tao. Depende? Yes. Di po ba kayo yung naging appointed din ni dating Pangulong Arroyo? Exactly, Your Honor. Ano I was appointed yun? As the chair of the Commission on Human Rights. Commission on Human Rights. Yes, at hindi nyo rin po pinagsisihan nyo, hindi po ba? Hindi po, siguro naman. Dahil maganda ang inyong performance during that time. I know, and up to now. Okay, Mr. President, that's all. Thank you very much. Thank you very much, sir.